What's up mga kabarangay? Welcome to my YouTube channel. At kung bago ka pala, huwag kalimutan mag-subscribe. Don't forget to click the notification bell para ma-update ka sa akin every upload. Gusto mo yun? I like it. Oh, I like it too. Yun mga kabarangay. Oh, itong vlog na to mga kabarangay, itong reaction nito tungkol doon sa isang teacher na nag-post sa social media na handa siya magbayad ng 50 million pesos para lang mapapaano ang ating pangulo dito sa Pilipinas. Pangulong Duterte mga kabarangay. Yes, nakakasad lang talaga kasi... Diba, alam mo yun, grupa naman, nakakalungkot isipin na isang grupa ang nagpost na hindi ka nais-nais talaga, mga kabarangay. Alam naman natin lahat na pag sinabing guro, is pangalawang magulang ng mga estudyante yan. Tama? Okay. Ngayon, mga kabarangay, ayon sa aking mga nasagap na issues, ayon sa aking siyas at mga kabarangay, nagsimula ito, kaya daw niya nagawang mag-post ng ganun sa kanyang Twitter account. It's because yung tungkol sa pagsara ng ABS or sa pag-shoutdown ng ABS-CBN kasi ang dami nga daw 11,000 ang nawala ng work, nawala ng hanap buhay mga kabarangay. Oo, kaya niya nag-post po yun. At ang sabi dun sa interview sa kanya, ang sabi niya mga kabarangay, ang iba daw kasi pag nagpo-post, trending, bakit nagte-trending? Yung sa kanya, bakit hindi? So parang ang ginawa niya, nagpapapansin siya, yun na nga, nakagawa nga siya ng viral na video, pero maling-mali naman sa pamamaraan, at aminado naman siya nung time na nahuli siya mga kabarangay. Ayan nyo po, ayan siya, oh, diba? Nakakaawa yung itsura. Hindi niya daw alam, aminado daw siya na wala daw siyang 50 million, sa sobra lang daw na may mga pinagdadaanan lang daw. Diba, grupa naman siya, sir naman, paano mo ngayon ipapaliwanag sa mga estudyante mo yan? Ito pa po mga kabarangay ha, pinahiya niya ang pangalan ng school nila, diba? Tapos promoted pa siya, magaling si sir, matalino siya, matalino siya. Sir, social studies ang tinuturo ninyo. Diba? Bakit nyo po na-post yung ganung bagay? Bakit po kulang sa pansin? Gusto nyo mapapansin? Yun nga yung madalas na sinasabi ng mga nakauli sa kanya, mga kabarangay, na nagpapansin lang siya. Bakit yung iba pag nagpo-post, nagtitrending? Yun na nga ang problema, mga kabarangay. Oo, matuto tayo makontento kung ano ang meron tayo ngayon. Hindi yung mag-isip pa ng ibang ano na para lang mag-viral ka agad. Nagmamadali. Yun na nga, nag-viral ka nga. Ano naman ang maidudulo sa'yo niyan, sir? Nasira na yung pangalan mo, sir. Yung dignidad mo, paano ka pa pagkakatiwalaan ng mga bata, ng mga estudyante mo, di ba? So parang nakakalungkot lang talaga. O alam mo, yun yung sorry niya, yung iyak niya talaga, grabe. Mararamdaman mo naman yung sincere yung paghingi niya ng tawad sa Pangulo, pati tatay niya, kinausap na yung president para papatawarin yung anak niya. Di ba? So, ang daming pwede mangyari sa buhay niya ngayon. Kung siguro, di ba, patatawarin man, so paano siya magsimula ulit, paano yung ang daming struggle na pagdadaanan, daming, di ba, di natin alam kung tatanggapin pa ba ulit sa school dahil sa skandalong nagawa niya talaga mga kabarangay. Ayan, oo, di ba? So ano lang mga kabarangay, wag lang tayo magmadali, or wag lang magmadali, tips ko sa iba, wag lang magmadali. Mas maganda kung dahan-dahan lang, tamang proseso yan. Oo, tamang proseso. Although mayroong iba na gumawa ng ganitong video, nag-trending, nag-boom ka agad, hindi naman kasi pare-pareho yan, di ba? So aminado din naman po siya mga kabarangay na maling-mali talaga yung move niya na mag-trending. Ayan, oo, di ba? Nakakalungkot. Yun yung reaction ko mga kabarangay, kaya think before you click. Charot, yun mga kabarangay. Pag-isipan natin mabuti yung mga ano, kasi lahat naman tayo may karapatang mag-post sa social media. Yes, alam niyo po yung OFW sa Taiwan. Parang walang pinagkaiba yun doon dito sa teacher dito sa Pilipinas. Ang pinagkaiba lang talaga nila is nandito sa Pilipinas yung teacher na bagong huli, tapos yung isa na sa ibang bansa. Pero sa tingin ko, kung nandito lang sa Pilipinas yun, yung babae na yun, yung sa Taiwan, mga kabarangay, ay nako, baka sigurado akong ano na yun. Baka hinuli na din siya mga kabarangay. Oo, di ba? So paano na lang kung nawala yung, paano na lang kung may masamang nangyari sa presidente? Paano na lang, ano na mangyayari sa bansa natin, di ba? So yung iyak niya talaga, yun mga kabarangay, kapag isipan natin mabuti yung mga ipopost natin sa social media, kasi naku, grabe talaga, high tech na, okay? So enjoy lang tayo mga kabarangay, and love. Sana nagustuhan niyo itong aking kunting reaction sa inyong lahat, and I love you all guys, and love.